Panibagong video na naman tayo mga classmates. So ang pag-aaralan natin ngayon kung paano magpalit ng ilaw sa inyong cluster gauge. Safety first mga classmates. So dahil kuryente na naman ang ating gagalawin, mas mainam na tanggalin natin yung negative supply ng ating battery. Para mabaklas natin itong cover ng ating cluster gauge, meron lang yung dalawang tornilyo dito sa taas. So tanggalin lang natin yun. Pag natanggal na natin, okay, gamit yung inyong mga flat screwdriver or kung meron kayo prying tool, mas maganda yon. So sungkitin lang natin siya dito sa gilid, dahan-dahan, lalo na kasi pag malutong yung inyong plastic, yung malutong na yung plastic nyo, madali na siyang mag-crack. So dahan-dahan lang, umpisa natin dito sa gilid. So, ito na yung itsura ng cluster panel nyo kapag natanggal na yung plastic. So meron siyang apat na tornilyo dito sa gilid. 1, 2, 3, at 4. So tatanggalin lang natin yon. So ingatan niyo yung mga screw kung saan siya malalaglag ano, kasi baka ma-misplace. So pagkatanggal ng ating mga tornilyo, ihilahin na lang natin to palabas. So dahan-dahan lang mga classmate. Okay. Medyo kailangan din natin tong ipahiga para lumusot sa ilalim. Yan. Ang makikita nyo lang dito mga classmate, itong mga connector, tapos ito yung sa speedometer. Ngayon dahil nabuksan nyo na rin naman gamit yung paintbrush, linisin nyo kung mayroong mga dumi. So mga classmate, ito na ating cluster gauge. Okay, sa likod, ayan, may makikita tayong dalawang size ng ilaw. May malaki, which is yung T10. Yung maliit, ayan, T5 ang tawag dyan. So para malaman natin kung alin yung papalitan natin, pwede natin bunutin sa isa. Okay, ito yung itsura nga pala ng T10. Ayan. Tapos, using our flashlight, iilawan natin to para makita natin kung anong reflection niya sa driver side. Yeah,
dyan. So tinanggal natin isang bulb dito. Then titingnan natin dito kung saang part siya magre-reflect. Yan. Tingnan natin sa likod. Yan. Hopefully guys nakikita nyo. So gawin natin strobe. Ayan. So itong part na to gusto ko siya blue. Okay, so papalitan ko siya ng bulb na blue. So blue na to. Sundan natin kung saang part pa kaya. So subukan naman natin to. Yan. So sa parting baba siya ng speedometer. Okay, kung nakikita niyo mga classmate. Yan, layo ko yung ano. Yan. Tan sa butas. Yan siya. So damay na rin diyan yung ano natin. Mileage. So yan, papalitan din natin yan. Then ito, tingnan natin kung saan to. Iten din siya. O sa kabilang side. Yan siya. So hopefully narito yun. Medyo maliwanag kasi hindi ko lang alam kung makikita nyo malino sa camera, pero ito yun. Yan sa lower part naman ng RPM. So yun, kung lalayo ko, yun siya. Yan mga classmate, papakita ko rin pala kung anong pinagkaiba ng LED na bulb dito sa stock natin bulb. Okay, using our 9 volt battery, gagawin natin. So binuko lang natin yung paa ng ating stock na bulb. Tingnan nyo yan, kahit pagbalik na rin ko yung paa, positive negative or negative positive, iilaw sya. Okay, kasi mga classmate, itong stock na bulb, ano lang sya, meron lang syang coil sa loob. So pag merong coil, pwede yung magkabaliktad ang polarity. Not unlike dito sa LED. So ibukan natin yung paa. Yan. Yan, medyo mahirap. Yan, ibukan natin yung paa. Pag sinubukan natin dito, wala, walang ilaw. Pero pag binaliktad natin, yun, may ilaw siya. So ba't ganon? Ang LED kasi, kaya nga siya tinawag na LED, light emitting diode. So pag diode, normally merong polarity. Okay. Merong tamang paglalagyan, yung positive at negative, at hindi sila pwede magkabaliktad. So ito, ikakabit na natin to dun sa ating panel gauge sa likod. Okay. So ito yung binunot natin na T10 bulb. Siyempre kasama yung holder niya. So gagawin, tatanggal lang natin to. Ihilahin lang natin. Yan. So dito na yan. Kunin natin yung LED natin na bago. Yan. Yun naman yung papasok lang natin dito. Yan. Tapos yan. Pipihit lang natin sa dito. Yan. So meron na tayong isa. So gawin na pa natin yung pangalawa at yung pangatlo. Ito nga pala mga classmate is para dun sa yan, low fuel indicator natin. So ito wag na natin palitan kasi pag pinalitan natin to ng LED, it's either hindi siya gagana
or lagi lang siyang nakailaw. Okay? And by the way, kung titingnan natin siya, ilawan natin siya dito. Ilawan natin ng puti. Okay. Ilawan natin ng puti. So makita nyo, kahit anong gawin natin, pula pa rin yung iilaw dyan. Kasi meron siyang film na color red. Yan. So wag na lang natin ito palitan. Ito nga pala mga classmate, papalitan din natin to. So kung titingnan natin to sa harapan, yan, kasama siya dun sa RPM. So papalitan din natin ito. So sa kabuuan classmate, ang napalitan natin dito is tatlong T10, yan, at isang T5. Lahat yung pinalitan ko ng color blue. Yan. So ngayon mga classmate, pabalik na natin itong ating fuel, ating gauge. Okay. So ganun din, medyo pahiga muna siya sa umpisa para pumasok yung ilalim na part, and then pag malapit na sa kanyang itayo. So make sure na may sesentro nyo yung mga connection sa likod. Yan. Ngayon, kabit natin yung battery, then pailawin natin, testingin natin kung iilaw lahat. Yan, classmate. So, buksan natin ilaw. Yan. Mapapansin nyo, hindi kompleto. Merong hindi umiilaw. Pero yung LED natin, na-testing naman natin na umiilaw bago natin ikabit. So, anong problema kapag ganito? Kasi yung polarity niya, baligtad. So, ang gagawin lang natin, bubunutin ulit natin at iikutin lang natin yung bombilya. Yan. So, binunot na ulit natin. So, upon testing kanina, nakita natin na isa lang yung gumagana. Ito, ito, at ito. Babaligtarin lang natin. So, bubunutin lang natin. Yan. Bunutin lang natin. Tapos pabaliktad naman natin ikakabit. Yan. Ganun din dito sa kabila. Ikutin lang natin. Then sasalpak natin. Yan. Dito sa kabila. Yan. Yan. So, kabit ulit natin. Pahiga. Yan. Tapos patayo. Yan. Yun. Tingnan natin kung iilaw na. Yun. Successful na mga classmate. Yan. So ngayon na-testing na natin, umiilaw naman. So gagawin na natin ngayon, ibabalik na natin yung apat na tornilyo. Pagkatapos natin may balik yung mga tornilyo, ito naman yung cover nya. So dahan-dahan lang sa pagbabalik ng cover. Yan. Siguraduhin natin na lapat na lapat. Ngayon, ibabalik na natin yung tornilyo.
Yan mga classmate, tapos na yung pagpapalit natin ng LED sa ating panel gauge. Kung nagustuhan yung video natin, click like and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod nating tutorial, huwag nyo rin kalimutang pindutin yung ating notification bell. Maraming salamat!